Today's episode, aalis tayo ng Ilocos Sur. Pupunta na tayo ng Ilocos Norte. Ang unang pupuntahan natin ay ang Paway Church. At pupunta tayo ng Malacañang of the North. Good morning mga kagala! Another episode, another morning again. Dito pa rin tayo sa Ilocos. So, papunta tayo ng Pagudpud. Yun ang last destination natin. Pero 4 days ulit kami doon, mga kagala. Bali, 1 week na kami. So, tigi mga tagala, antabayanan nyo na lang mga kaganapan doon sa Pagudpud. Tige! Outfit check! Maghahanda na. Outfit check, Sabana. Yes! All of see here. And bag. And vegan. Yes, and vegan. Bag. Yes. Tiri! Outfit check! Sinelas lang. Short. Anyone mo doon? Na kami pakapot ng Pagudpud, mga kagala. What? SM. And vegan. Vegan. And then your bag, SM. Nike. Hello guys, kamusta? Naimbag kabigat dito sa Ilocano yon. Good morning. Ngayon, papunta na kami Pagudpud. Yun na yung last destination namin. Pero 4 days din kami doon, katulad dito sa Bigan. Aalis na kami dito ngayon sa hotel, sa hotel tuloy, sa ano, Transcend, no? Sa Orange Villa, Orange ano? Villa. Orange Villa. The Orange House. The Orange House Villa, dito sa Bigan. Orange House. So, ayun, sige mga kagala. Punta na kami Pagudpud ulit. Sige, kita-kita tayo doon. Stay there. And, antabayanan nyo. Ang mga kaganapan doon, mga kagala. Babay na! Paway Church sa lalawigan ng Ilocos Norte na natapos noong 1710 pagkatapos ng 2 dekada ng pagtatayo. The St. Agustin Church, sa Espanyol, Iglesia de San Agustin de Paway. Karaniwang kilala bilang Simbahang Paway, isang simbahan Romano-Katoliko sa munisipalidad ng Paway, Ilocos Norte. Ito ay idinikara bilang National Cultural Treasure ng gobyerno ng Pilipinas noong taong 1973. Sa loob ng Paway Church ay mayroon lamang isang mga antigong estatwa at isang simpleng kahoy na krus sa altar. Alam nyo ba kung ano ang dahilan kung bakit namumukod-tangi ang Paway Church sa buong bansa ay ang kahanga-hanga niyang estrukturang mala-pyramid?
na ilalarawan sa makapal netong pader na gawa sa mga coral stone at brick. Ano ba yung gas? Ano ba yung gas sa ano? Oh, yung iba, yung karamihan niyan nasa loob ng tao. Part. Kanya sa sandwich niyo na pupunta. Tagad doon na kayo eh. Nagmamalakad din doon here night. Ano kaya ano? Kapang? Hindi umaakit yung sa puso ni ano. Ayaw ba doon? Bakit ayaw mo makita? Taas kasi yun. Hindi mataba kasi siya. Kaya na-trauma na kasi ako nung pumunta ako sa dito niyo. Hindi ako nakahinig. So, kagalaan dito kami sa another destination namin. Dito sa Malacañang. Ano yung Malacañang na to? Interview at the of the North. Malacañang of the North. Meron tayong interview. Isang siyang turista. Ay, isang siyang lokal dito. Nakilala ko lang dito, mga kagala. Siya po si si Maria Lourdes. Hello, Maria Lourdes. Shout out hirap talaga maging vlogger. The Malacañang of the North ay isang museo ng Pangulo sa Paway, Ilocos Norte. Ito ang tirahan ng pamilya ni Ferdinand Marcos noong presidente pa siya ng Pilipinas. Ito ay tinayo noong 1977 ng Philippine Tourism Authority. Ito ang orihinal na opisyal na tirahan ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang pamilya niya. Kita natin dito, meron ditong siyam na silid tulugan, dalawang sala at dalawang silid kainan. Ang mga bintana dito ay gawa sa kapis. Dinisenyo ito sa arkitektura ng Espanyol at Lumang Ilocano. Ang buong mansyon ay pinalamutian ng mga antigong kasangkapan at mga kagiliw-giliw na piraso ng sining. Makikita natin dito sa unang palapag ang silid ni President Bongbong Marcos at ni Senator Amy Marcos. The Study Art and Gallery,
ang replika ng kanyang study room kung saan siya ang deklara ng martial law. Tapos sa mga nakadisplay dito, bigla akong natakot. At ngayon, andito tayo ngayon sa Chinese Garden. Ito ay regalo para sa mga taga Ilocos Norte at isa ring regalo para ipagdiwang ang ika-46 na anibersaryo ng pagtatag ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Sinabi ni Zhou Yubin na ang Chinese Garden ay ang pinakabagong pagpapakita ng pagkakaibigan sa pagitan ng China at Ilocos Norte. At ito ay tanda ng pagtutulungan at mutual beneficyo ng China at Pilipinas. So ayun mga kagala, paalis na kami dito sa ano, sa Marcos Mansion. Papunta na kami ng Bangi Windmill. Doon ang next destination namin. At mag Red Bull muna ang driver namin. Red Bull baka naman. Yes, Red Bull! Ano ba? Puro sting tsaka ano lang eh. Ayun, basta doon ang next namin. So sige mga kagala, kita tayo doon. Okay, di ba? Di ba gulay din yun? Oo. Ano dito sa Ilocos? Sa mga Ilocano? Bulbul? Ano ba? Ano? Bulbul? Oh. Ano yung gulay yan? Mushroom. Ah, mushroom. Ok, ok. Hmm. Binabayo-bayo. Binayoyo. Parang matangga siya naman. Binayoyo. Binayoyo. Dinogi. Dinogi. Pinatuan. Pinatuan. Pinutukan. Pinutukan. Atunan ni Lourdes. Wala yung bagong ano, negosyo ni, ano? Tite. Ni Maria. Maria Lourdes. Itatayo po niya. Tite. Yung po yun ay atunan ni Lourdes. Abangan po natin yan mga kagala, ha? Atunan ni Lourdes. At saka po, itatayo rin po ni Manang Shi. Dito po sa Ilocos Norte. Abangan po natin yan, mga kagala. Ang grand opening po niyan, 2020-10. Tapos na po. 13
Avengers. Gulay-gulay. Tapos sariwa mo siyang iaampat. Inalagay mo sa ano. Oh nga, wala kalpamart dito sa Ilocos. Norte or Sur, no? Wala. Batangas lang uso. Wala ka dito. 7-Eleven. Mag-iigo ako na lang ng bago. Oo. Ano, ano pa magandang pangalan sa, ano sa Alphamart, ilaban natin, no? Bernardo Mart, Mart, no? Alphamart at 7-Eleven. Bernardo Mart. Mapapangit natin. Yun. Ano lang, Lourdes ni Mart. Lourdes na naman. Shoutout sa'yo. Oh, Chidoro Mart, no? Chidoro Mart, para ano, talagang, ha, naku, yayaman talaga silang dalawa. Ang bibili kami kapit na. Lahat ng L, puro ano, beer na beer. Ano pa kayo mga noodles dito? Wala po. Wala po. Beer lang, binibir lang to. Tsaka Red Bull. Tsaka ano, Yossi. Abangan ang susunod na episode, mga agala. Pupunta na kami ng Bangi Windmill.